I'm back my YouTube channel, guys. Josie Pix Vlog. And may nakita tayong ano na nasiraan ng bike na platansya. Tinanong ko siya kung anong sira. Sira? Sabi niya natusok daw ng stapler. Hinahanap natin yung ano, hanapin natin yung butas. Para malagyan natin ng patches. Kawawa naman kasi naglalakad, maulan pa. Ayun, nakasilong kami. Wala din siyang ano, wala din siyang dalang gamit. Buti na lang ako. Ayun. May mga gamit din ako. Lagi pag nagbiyahe talaga ako, lagi ako may gamit. Para sakaling ano masiraan, pwede nating gawa ng paraan. At siya, wala daw siyang gamit at hindi siya marunong magkalas, kaya ito ako na lang nagkalas. Hanapin natin yung ano, singaw para ating lagyan ng patches. Tagal din mahanap to dahil maliit lang kasi yung butas. Hirap hanapin. Kakargahan ko muna ng ano, ng hangin ulit para mahanap. Kailangan kasi may tubig talaga para makita kung saan ang butas. Pag ganito lang kasi ay, hindi basta-basta makita ang butas. Kailangan talaga ilublub natin sa tubig para ano, makita agad yung butas dapat. Kaya wala tubig, nandito kami sa bangkita lang, sa silong. Ayun, pinaano ko sa kanya. Siya naman, baka makita niya yung singaw. Kita na nga ang singaw. Ayan, ito na ang singaw. At hindi ako sigurado ah. Ayan, wala talaga. Hindi kasi pwedeng yung bumus-buhusan lang. Okay lang sana kung may sabon. Dito. Wala talaga. Parang duda ako. Parang hindi ito. Kakargahan ko naman ulit to ng hangin para sigurado talaga. Kawawa naman pag biyahe niya kung hindi tayo sigurado sa butas. Yun ang ating malagyan ng patches. Kailangan siguraduhin natin para tuloy-tuloy na yung biyahe niya. Kawawa yung bata na to, hindi kasi niya alam paano magkalas din ng ano gulong niya. Wala din siya dalang gamit. Kaya tayo magdadalawang isip na tulungan. Hihirap kasi pag naglakad. Lalo na maulan-ulan ngayon. Hihirap. Kaya hinahanap. Patuloy pa rin natin hanapin yung ano. Siya yung pinapahanap ko. Hindi ko makita eh. Ayan. Hirap hanapin. Ang ganda talaga pag may tubig. Para madaling mahanap. Ayan. May nakita kaming tubig na doon sa gilid ng kalsada. Ayan. Ano? Pinapalublob ko sa kanya. Ayan. Nakita na. Atin ang ano, titirahin. Ano? Kukuskusin ko na to.
na sure ko talaga, sure. Mahirap kasi pag hindi sure. Buti na lang mabait dito bata. Tulungan din ako. Hirap kasi pag masirante sa daan pag ganito. Mulat na yung kalam-alam sa bike, eh kailangan mayroon din tayo unting alam, mga basic lang ba. Ayan, ilublub ko nga ito ulit eh, para ano, sigurado para sa pagkarga natin ng hangin, hindi nasisingaw talaga. Hirap kasi pag dapat talaga may tubig nilulublupan para ano. Pero buti na lang may nakita kaming tubig doon sa tubig dito sa gutter. Medyo malalim-lalim doon namin sinausaw. Okay naman, kaya nagbubble, kaya nakita na yung ano, butas. Curbol natin para walang ano, walang luda na itakbo yung bata natin, para hindi na mawala ng ano, hindi na mawala ng hangin yung ano niya. Naka-road bike mo naman, kaya maliit yung gulong, mas madali maubusan ng hangin kaya maliit lang yung butas. Kailangan curbol. Kukunin natin yung ano, pangkuskus natin, kukuskusin na ito. Naraglag ko yung tornilyo. Nahanap ko rin. Kita kuskusin na natin. Kailangan talaga kuskusin para dikit na dikit yung ano, ilalagay natin ang patches. Pag hindi kasi kinuskus, madulas, ay hindi didikit yung ano, hindi didikit yung patches masyado. Kailangan medyo magaspang para yung ano, pandikit makapit. A few moments later, ito na yung tinulungan natin guys, na ano, na platan. Tinanong ko siya kung ano nangyari. Sabi niya natusok doon ng stipler. Ayan, kawawa naman kasi. Ngayon okay na yung okay na yung bike niya. Ayan, nakita naman, nakita nyo, okay na yung bike niya. Hindi ko na babaan yung pagbablog ko. Sa mga bago dyan sa ano, YouTube channel, don't forget like, share and subscribe, and don't forget hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. Okay, bye bye.